Tama si Tito Igo. Isang marimpisil lang sa ilong ang gigising kay Victor. Na maliwanag na, mahimbing pa rin ang tulog habang nakahilig sa balikat ni Ella. Hindi naintindihan ni Ella kung anong problema ni Victor kaninang madaling araw at mainit ang ulo. Nang mahimbing ang binata, sa kanya naintindihan ang bad mood nito. Inaantok lang pala at hindi makatulog sa sahig. Mabilis na nahimbing na ang binata habang nakahilig sa kanya. Naghahanap lang yata ng ibang posisyon ang katawan nito. Hindi na nagtangkang matulog pa si Ella. Pinanood lang niya ang natutulog na anyo ni Victor sa mahabang oras na lumipas. Natagpuan niyang sarili na naaaliw sa ginagawang pagmamasid sa binata. Nag-enjoy rin siyang pakinggan ang mga tunog na likha nito sa pagtulog at sa mga munting kilos na ginawa nito. Natuklasan niyang yun ang mabilis sa pampalipas oras. Hindi kasi niya namalayan na umaga na pala at hindi na siya nakabalik pa sa pagtulog. Kung kailang maliwanag na, saka naman siya naghihikag. Nanahuli pa ni Tito Igo. Nagising nga si Victor. Hi, bati nito kasunod ang marahang pangiti. Sorry, nahimbing ako. Hindi ka na ba nakabalik sa pagtulog? Nagilty kasi akong kumilos eh, baka magising ka. Balik ka na sa bed, bawi ka na lang ng tulog. Tumango lang si Ella. Hindi na niya pinansin kahit ang maingat na haplos ni Victor sa kanyang pisngi. Nakakatulog na siya ng mga sumunod na sandali. Pero nagising siya sa mahigpit na pagpisil sa kanyang ilong. Brunch na, Princess Ella, sabi ni Victor. Naghihintay na sa table ang Green Army. Ikaw nang bahala sa kanila, matutulog pa ako, Victor. 10:30 na, gising na, magbrunch na tayo. Lunch na lang ako kakain. Hey, Ella, ginigising mo ba ako o pinapatulog, Vic? Mas inaantok ako sa ginagawa mo eh. Ginigising kita. Mas inaantok kasi ako eh. Huwag mong haplusin ang buhok ko. Eh, anong gagawin ko? Punta ka na sa table tapos kumain ka. Hindi pwedeng matulog ka lang nang hindi kumakain. Malilipasan ka ng gutom, baby. Napadilat siya. Baby? Pero bago pa man may itanong ni Ella kung tama ang dinig niya sa sinabi ni Victor, hinila na ng binata ang kumot palayo sa katawan niya. Antok na antok pang prinsesa? Kasalanan mo. Sina Tito Igo at Neri ba? Magkasamang lumabas, mamimitas ng gulay for lunch. Wala pang positive result ang mission natin? Hindi natin magagawa yun overnight. Kailangan natin ng step-by-step plan na magtutulak sa kanila palapit sa isa't isa. Ang bagal mo naman kasi magplano eh. Sayang, hindi kita nakuhanan ng picture kaninang tulog ka. Hindi ko pa pala nakukuha ang contribution mo sa Project Smile ko, Victor. Later, bibigay ko na. Sure? Yeah. Okay! Natutuwang umupo na si Ella sa harap ng mesa. Inabutan ni Ella na nakasandal sa isang bahagi ng dingding si Victor. Nakasubsob sa sarili mga kamay ang mukha. Vic, what's wrong? Are you okay? Inihilamos ni Victor ang kamay sa sarili mukha bago ibinaba mga yon. Umangat naman ang mga kilay ni Ella. Nagtataka sa kilos nito. Nagulat yata pati ang kaluluwa niya nang hapitin siya ng binata sa baywang kasabay ng pagkabig ng malayang kamay nito sa kanyang batok. Ang kinan ni Victor ang mga labi niya bago pa siya makapag-react. Hindi yun shut up kiss lang dahil hindi naman siya maingay. Naputol ang magic moment nang marinig nilang papalapit na sa kubo si Nanarisa at Tito Igo. Malakas ang kwentuhan ng dalawa kaya dinig na dinig nila. Halos sabay lang sila ni Victor na bumitaw sa isa't isa. Nauna siyang bumalik sa mesa. Hindi na sila nag-usap. Naging parang estranghero sila bigla sa harap ng isa't isa. Bagay na kaagad napansin ni Tito Igo. Nag-away ba kayong dalawa? Hindi sumagot si Victor kaya nag-angat ng tingin si Ella. Yun lang pala ang hinihintay ng binata dahil ngumiti ito nang magtama ang kanila mga mata. Hindi, Angel. Okay kami ni Ella. Dapat lang. Wala naman kayong dapat pag-awayang dalawa. Ilapag mo dito yan, Neri. Balikan natin ang iba pa. We're okay, right? Ella, okay naman tayo, diba? Hindi naman tayo nag-away. Hindi nga, pero ayaw mo naman akong tingnan. Baka umalis ka na lang at hindi na bumalik dito. Kailangan ko pang magstay ng few more days. Ella, the kiss. Ella, oh my God. Anong ginagawa mo? Ha?
Huwag kang lumuhod kung hindi ka naman nagpo-propose. Bago tuluyang tumayo si Victor, mariin muna siyang hinagkan sa noo. Kailan pa naging sweet ang corned beef? Nakangising tanong nito bago umupo sa dating pwesto. Base sa pag-iinit na mukha ni Ella, nahulaan na niyang namumula siya. Iniwasan ni Ella ang mga mata ni Victor. At tuwing magtatama ang mga mata nila, bumababa sa mga labi niya ang titig ng pinata. Salamat kina Tito Iko at Nerissa na nakabalik na sa kubo. Nabasag ang tila malakas na pwersang nasa pagitan nila. Bago matapos ang araw na yun, dumating sa kubo si Ate Yumi. Dala ang mga pagkain na palihim nitong iniwan sa kanya. 1 week natin gagawin ha? Okay, 1 week. Ikaw ang mag-abot ng roses kay Neri. At ako naman ang bahala sa nuts para kay Uncle Rico. Sa last day, isaset natin sila ng blind date? Napapangiti si Ella sa plano ni Victor. And you think this gonna work? Nagdududa siya. Baka mamaya ay magtawanan lang sina Tito Iko at Neri. Sa tingin mo, paano natin sila mako-convince na imit ang mga blind dates nila? Sige nga. Wala ka bang tiwala sa akin? Sa'yo meron, Victor. Pero sa plano mo, parang hindi mag-work yan eh. Ayaw nga ni Tito Iko na pansinin ang mga babae sa paligid. Paano mo siya mapipilit na makipag-blind date? Sa edge niyang yun. At si Neri, walang ibang lalaking gusto. Si Tito Iko lang. Mas gugustuhin pa niyang tumitig sa kawalan dito sa kubo na iniisip ni Tito Iko kaysa pumunta sa kung saan mang yung meeting place na naisip mo para mag-meet sila. Kaya nga may 1 week tayo para ihanda sila. Magbibigay ka ng roses kay Neri na hindi mo sasabihin kung saan galing. Hayaan mo siyang mag-isip. At sisiguraduhin natin na si Uncle ang magiging suspect niya. At ang nudes, hindi mo rin sasabihin kay Tito Iko kung kanino galing. Pero sisiguruhin mong si Neri ang isipin niya, ganun? Ganun na nga at sisiguraduhin din natin napapataas ang level ng curiosity nilang dalawa. Para sa huling araw, may urge na silang mamit ang isa't isa. Kasunod nun ang nakaw na halik sa kanyang ilong. Huwag mong guluhin ang usapan. Victor! Ay, ang kulit mo naman eh. Paano kung hindi mangyari ang plano mo? May plan B tayo, Princess Ella. Okay, ilatag mo ng plan B. Date for a cause. Date for a cause? Pwede bang linawin mo? Pareho tayong hihingi ng tulong sa kanilang dalawa para sa date. Paniniwalain natin sila na kailangan natin ng tulong. Isasama natin sila sa date. Date na pareho nating hindi sisiputin. Para silang mag-date sa last minute na wala tayo pareho. Eh paano kung umuwi lang sila? Hindi yun gagawin ni Uncle. Sure? Ako na bahala sa drama ko kay Uncle. Ikaw ang bahala kay Neri. Kailan ba natin sisimulan ang plan A? Tonight. Wala akong nakahandang roses eh. Gagawa nga tayo. Paper roses muna. Paper roses? May materials ka mang dala? Tapusin natin to ha bago sila dumating. Ilan ang ibibigay ko kay Neri? 3? No, 5. 5? Favorite number ni Uncle. Here, the 5th rose. Bakit may nag-iisang yellow? Favorite color ni Neri. Na alam niyang alam ni Uncle. Gusto ko nang ma-impress sa plan A mo ah. Well, salamat. Itago mo muna yung mga roses ah. Hindi dapat yung makita ni Uncle. Ilang segundong lumipas bago nagawang kumilos ni Ella. Sinamsam niya ang mga paper roses at maingat na itinago ang mga yon sa kanyang mga gamit. Bahagi pa rin na misyon. Cupidity ni na Victor at Ella na isamang mag-caving sina Tito Iko at Nerissa. Hindi tumanggi si Tito. Noong kabataan daw nito, mahilig sa adventure kaya wala raw dahilan para hindi ito sumama sa kanila. Si Nerissa ang ilang beses nang tumanggi pero nang si Tito Iko na nagsabing sumama sa kanila, hindi na umimik ang babae. Kung naaliw si Ella sa ginagawa nila sa misyon, Cupidity, mas nag-enjoy siya sa mga palihim nilang tinginan at ngitian ni Victor. Habang kasama niya si Nerissa at si Tito Iko naman, ay si Victor ang kaagapay. Pero ang kaibing na inakala ni Ella, na lima lang sila kasama na ang tour guide nila sa kuweba. Ay naging 7, sumama rin si Najoy at Ethan. Salamat sa presensya ni na Tito Iko at Nerissa. Masayang caving experience pa rin ang inaasahan ni Ella. Maaga nga lang niyang inihanda ang sarili na mawala ng kasama. Dahil sigurado siyang hindi siya bibigyan ni Joy ng pagkakataon na makalapit kay Victor. Si Tito Iko naman naging abala para alalayan silang dalawa ni Nerissa. Ako nang bahala kay Ella, Uncle. Nakangiting sabi ni Ethan.
Mahihirapan kang alalayan ng sabay ang dalawang magandang babaeng kasama natin. Sagot ko na ang isa. Trust me, princess. Nakangiting inilahad ni Ethan sa kanya ang isang kamay. Si Victor ang gusto niyang partner sa adventure na yon, pero dahil mas pinili nito si Joy, pipiliin na lang niyang i-enjoy ang experience na yon, kasama si Ethan. Si Tito Iko muna ang titingnan ni Ella. Hindi mo naman ako kailangang alalayan lagi, Sir Iko. Kayang-kaya kong sarili ko kahit mag-cave connection pa tayo. Abat hinahamon mo yata ako, Neri, ah. Hindi ah, nagsasabi lang ako ng totoo. Sanay ako mag-caving, Sir Iko. Kung ganon, si Ella palang kailangan ng malapit na bantay, Ethan. Kaya ko po ng walang tulong hanggang sa level 2, Tito Iko. Sasabihin ko na lang po kapag kailangan mo na akong i-rescue. Okay, princess. Ngumiti lang si Ella. Princess, bakit kapag galing kay Ethan ang endearment, walang kahit anong epekto sa kanya? Pero kapag mula kay Victor, iba ang pakiramdam niya. Nagpatuloy silang lahat sa mabagal na paglalakad papasok sa kuweba. Kahit nakita niya ang sumaging cave, pinagmasdan pa rin niya ang paligid. Ang rock forms na parabang sadyang inukit. Ang mga kulay ng bato at texture na katibayan ng mga taong lumipas. Nag-enjoy siyang damhin ang kaibahan ng magagaspang na bato na dinadaanan nila at ang makikinis at madudulas habang papalalim sila sa kuweba. Para mas mailayo sa dalawang atensyon, dahil hindi na rin niya nagugustuhan na nabubuhay na pakiramdam sa kanyang dibdib. Kinuna na lang niya ng pictures ang paligid. Ingatan ng cellphone, princess. Mas madulas na sa unahan. Pagdating sa parte na kailangan nilang mag-rappel, ay nauna na sina Narisa at Tito Iko. Sumunod si Joy na ayaw pa sana pero hindi napilit si Victor na mauna. Abala pa silang kumukuha ng pictures na Ethan kaya silang nahuli. Kitang-kita ni Ella ang mga ngiti ni Ethan. Habang abala sa paligid ang mga mata kaya sinamantala niya pagkakataon. Tatlong magkakasunod na stolen shots. Napansin ni Ethan ang ikatlo kaya huling-huli niya ang pagngiti nito sa camera. That's not fair, princess! Ngiting-ngiting sabi ni Ethan. Hindi alam ni Ella kung ano ang anggulo ang kukunin sa lalaki o ang nakunan. Pinagbigyan din niya ang hiling nito ng isang nakangiting shot niya. Ella! Tawag ni Victor na nagpalingon sa kanya. Nakalapit na rin si Ethan sa kanila. Ikaw muna, bro! Casual na sabi ni Victor sa kaibigan. Nagtama saglit ang mga mata ng dalawang lalaki bago nakangiting nag-rappel si Nathan pababa. Ako na, sabi ni Ella pero pinigilan siya ni Victor. Napansin niyang tiningnan ni Victor ang tiyuhin na hindi na itinuloy ang paghakbang para mauna. Otomatiko naman na tumayo si Narisa sa tabi ni Uncle Rico. Ethan, kunan mo kaming apat. Ilang beses ko nang napuntahan ang lugar na to pero wala pa ako matinong larawan, Ella. Baba na iha. Ako muna o ikaw? Ako na muna. Hindi ka gentleman? Ako muna para yakap ko ang naghihintay sa'yo sa baba. Tinutuo nga nitong sinabi na hihintayin siya ng yakap nito sa ibaba. Tumatawang hinapit siya ng binata sa baywang pagkababa niya. Kinunan sila ni Ethan ng larawan. Silang apat ni na Uncle Rico, Narisa at Victor. Kami naman bro, sabi ni Victor na mahigpit siyang inakbayan. Kami rin ni Victor, Ethan, sabi ni Joy na excited na lumapit. Malakas ang pinting ng puso niya, lalo nang makita ang lalim na maaari niyang bagsakan sa ibaba. It's okay, iha. Binoy, tawag ni Tito Iko kay Victor, nahihilahin na sana si Joy para mauna sa kanila. Ethan, alalayan mo si Joy. Gusto kong makausap ang pamangkin ko. Kitang-kita ni Ella ang pagkawala ng ngiti ni Joy. Bruha talaga. Namimilog ang mga matang bumaling siya kay Narisa. Narinig ko yun. Nako, sekreto na lang natin. Yung ginawa niya sa'yo kanina, sinadya niya yun. Gawain niya yan, ang magpanggap na inosente. Ipapahama ka ng hindi mo iisipin sinadya niya. Hindi ko talaga gusto ang babaeng yan dati pa eh. Ewan ko ba kung paano napagtitiisa ni Victor ang bruhang yan? Nagulat si Ella. Hindi lang sa mga sinabi ni Narisa kundi dahil yun ang unang pagkakataon na hindi isang linya ang dialog ng babae habang magkausap sila. Sa tingin ko nakahalata si Sir Iko. Hindi ito ang unang ginawan kanya ng mga pasimple niyang mga atake, tama? Akala ko hindi talaga niya sinadya. Huwag ka nga mabulag sa bait-baitan niyang style. Pailalim kong gumawa yun ng kalokohan eh. Biktima ka rin? Ipinahamak niya ako sa mama ni Victor nang wala akong kamalay-malay.
Sinira niya ang lasa ng dinala kong pagkain. Malas lang niya, hindi ako nagluto nun kundi si Sir Iko. Hindi ko alam kung tama ako pero palagay ko may gusto yan kay Binoy. At lahat ng babaeng nakikita niyang malapit kay Binoy, gusto niyang dispatsyahin. Hindi ko naman naisip yun. Hindi ka naman talaga mapag-isip ng masama sa mga tao sa paligid mo eh. Ang mga gaya mo, mga mas nanganganib sa babaeng yan. Mag-iingat ka. Halatang halata na mas gusto kong kasama ni Binoy kaysa sa kanya. Kaya nang gagalaita ang bruhang yan. Hindi lang halata. Dumistansya ka sa kanya. Baka bigla ka nalang itulak. Kaya niya talagang gawin yun sa tingin mo? Masama ako mag-isip, Ella. Pero iba talaga ang kutob ko sa babaeng yan. Kaya niyang gawin yun, maniwala ka. Kung hindi ka didikita ni Binoy, dito ka nalang sa tabi ko. Salamat ha. Ay, ano ka ba? Wala yun. Sumunod ka na kay Uncle Nery. Victor, kay Nery na lang ako sasabay. No, sa akin ka sasabay, Ella. Habang nagpapahinga ang lahat, tumawid si Ella sa kalsada para tumingin ng mga souvenir items sa nag-iisang shop na naroroon. Abala na siya sa pamimili nang makitang papalapit si Joy. Wala siya sa gilid ng bangin na maaari siyang itulak, kaya hindi siya umiwas. Pero hindi rin siya nagpasimula ng usapan. Napansin kong malapit kayo ni Victor. Casual na sabi ni Joy. 5 years na kasi kami magkaibigan eh. Sa lahat ng babae sa buhay niya, ako ang pinakamalapit. At mas nakakakilala kay Victor. Alam ko pati secrets niya. Hindi pinanggit ni Victor sa'yo ang tungkol kay Lilith? Ngumiti si Joy nang bumaling sa kanya. Girlfriend ni Victor ng 4 years. Sobrang mahal niya si Lilith na wala na siyang ibang nakikitang babae sa paligid. Hanggang sa naghiwalay sila, hindi nagawang mag-move on ni Victor. Alam mo kung bakit niya ako laging kasama. Sa akin siya naglalabas ng sakit ng loob, ng frustrations, ng lahat. Kaya alam kong sobrang mahal pa rin niya hanggang ngayon si Lilith. Ilang beses siyang umiyak sa akin ng lasing. Paulit-ulit na sinasabing hindi niya kaya magmahal ng iba. Hindi kita kilala, Ella, pero babae rin ako. Kaya concerned ako sa feelings ng kapwa ko babae. Victor is perfect. Who wouldn't want him? Pero sa lahat ng mga babaeng umaaligid sa kanya, sa tingin ko ikaw ang hindi handa sa sakit. Kung kilala mo lang si Lilith, hindi mo maiisip na gugustuhin ka ni Victor. Bagay na bagay kasi sila eh. She's too perfect. Nandito ka lang naman sa Sagada para sa newfound family mo, diba? Kung ako sa'yo, ilalayo ko na ang sarili ko sa parating na sakit. Layuan mo na si Vic bago ka pa masaktan ng sobra. Hindi niya dapat ginawa pero natagpuan ni Ella ang sarili na inaabot ang keychain. Umiikot-ikot pa sa shop si Joy bago naunang lumabas. Eksaktong pagdating naman ni Narisa na nag-alala na yata dahil natagalan siyang bumalik. Binili ni Ella ang lahat ng chinelas na keychain sa souvenir shop. Sa isang iglap, binura na pag-uusap na yon ang gaan ng pakiramdam niya. Sa bahay ni na Victor sila tumuloy pagkagaling sa Samigin Cave. Nasa iisang silid sila ni Narisa kaya nakausap niya ang babae tungkol kay Victor. Kinumpirma ng mga sagot ni Narisa mga sinabi ni Joy. Lalong bumigat ang dibdib niya. Kung posible lang, gusto niyang iwan din sa lugar ang sakit na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Hating gabi na, nasa isang sulok pa rin si Joy ng isa sa mga guest rooms sa bahay ng pamilya Kula. Nakasalampak lang siya ng upo. Hawak ang wine glass. Sa mga ganong pagkakataon, mailap ang antok. 5 years. Pumikit si Joy kasunod ng paghinga ng malalim. Paano niya makakalimutan ang gabing yon na malakas ang buhos ng ulan sa Baguio? Isang estranghero ang nagalok sa kanya ng payong at inihatid siya sa taxi para hindi mabasa ng ulan. Mula ng gabing yon, hindi na nawala sa isip niya ang lalaki. Iniurong niya ang nakaschedule na pagbaba sa Maynila para isa-isahin ang mga restaurant at cake house sa Baguio. Nagbabaka sakaling muli niyang makikita ang estranghero na may pinakamagandang ngiti at mga mata. Subalit wala. Sa loob ng isang taon, ilang beses siyang umakyat sa Baguio. Ngunit gaya ng dati, hindi na niya nakita pa ang estranghero. Until that day. Dinala ni Joy sa bibig ang wine glass at halos masaid niya ang laman nun. Ang araw na nasa apartment siya ng best friend na si Lilith, birthday ng kaibigan niya ng araw na yon. Walang pamilya si Lilith at mag-isang namumuhay kaya sa mga ganong okasyon, kadalasan sila lang na magkaibigan sa kolehiyo ang kasama nito. Si Shirley sumunod na sa pamilya for good habang si Jenna sa Dubai na ang bagong trabaho. Past 5 nang dumating sa apartment ni Lilith
ang binanggit nitong sorpresang bisita. Hanggang ng mga sandaling yon, ang lalaking hinangad niya makita, ang lalaking pinag-aksayahan niya ng atensyon at panahon na hanapin sa Baguio. Kusang nagbalik sa buhay niya, hindi bilang estranghero na may pinakamagandang mga mata at ngiting hindi niya nakalimutan, kundi ang lalaking 6 na buwan ng boyfriend ni Lilette, si Victor Kula, businessman. Lahat ng negosyo nito may kaugnayan sa kotse. Mga kotse ang dahilan kaya nakilala ni Victor si Lilette, agent ng isang kilalang car brand si Lilette na mga panahon na yon. Habang pinagmamasdan ang lambingan ni na Victor at Lilette, isinumpa ni Joy sa sarili na gagawin niya ang lahat, makuha lang ang nag-iisang lalaking ginusto niya. Wala siyang pakialam kung si Lilette man ang nasa pagitan nila. Naging nice best friend siya kay Lilette sa mga taong lumipas. Mananatili siyang nice best friend sa paningin ni Lilette habang unti-unti niyang kinukuha ang lalaking dapat naman talaga ay sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak ni Joy sa wine glass. Unti-unti na sanang natutupad ang pangarap niya. Lagi na siyang pinagbibigyan ni Victor. Naging mabagal lang pero malapit na malapit na. Mamahalin na siya ni Victor ng higit pa sa pagmamahal nito kay Lilette. Malapit na malapit na. Hindi siya makapapayag na isang walang alam na buhay prinsesang 20 years old ang sisira sa lahat na pinaghirapan niya. Kitang-kita ni Joy kung paano titigan ni Victor ang bunso sa mga Wilson. Ginagalit siya ng babaeng yun. At isa pang problema niya ang pagsulpot ni Jonathan sa Sagada. Kung may dapat man siyang sagipin ngayon ay ang friendship niya sa best friend ni Victor. Naalala niya ang mga eksenang yon. Anong plano mo ngayon kay Ella? Walang tunog na nakalapit sa kanya si Ethan sa garden. Unang gabi nito yon sa bahay ni na Victor. Plano? I'm over Victor, Ethan. Magkaibigan na lang kami. Oh yeah. Kaya ba kung nakamamatay lang ang tingin? Baka nakabulagta na si Ella sa talim ng titig mo kanina. Umangat ang mga kilay ni Joy. Marahang lumapit sa lalaki at mapangakit na ngumisi pagkatapos isampay sa mga balikat nito ang makikinis na braso. Tired? Lalo niyang pinatamis ang ngiti. Movie tayo? Lalo niyang inilapit ang mukha rito. Movie? Term na silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Na ang talagang kahulugan ay sa kama. Sa maraming pagkakataon noon, aalis sila ni Ethan na magkasama pagkatapos pag-usapan ng movie. Ang iniisip ni na Victor at Lilette may namamagitan sa kanila ni Ethan. Walang kamalay-malay ang best friend niya na isa yun sa mga paraan para tuparin ang plano niyang makuha si Victor. At si Ethan ang mismong ginagamit niya. Gamit ang utak at katawan, nagtagumpay si Joy. Umani ng positibong resulta ang mga plano niya. Nasira ang relasyon ni na Victor at Lilette dahil sa kataksila ni Lilette. Nabuntis ang babae ng ibang lalaki. Movie? Hindi ako bumalik sa Sagada para pulutin ang basurang itinapon ko na, Joy. I'm impressed, really. Ang galing mo. Ang galing-galing mo. Napaniwala mo akong nasa ibang bansa ka. Pero hindi makikita ni Ethan ang totoong emosyon niya ng mga sandaling yon. Sanay na siyang mainsulto, maiwan at masaktan. Matagal na niyang naaral ang maging manhid sa paningin ng lahat. Nagbago ang isip ko. Ayoko na munang umalis. Masama bang magbago ang isip? Baka sa susunod na taon na. Galingan mo pa. Baka pumalpak ka, matuwa ako. Huwag mo akong bigyan ng kasiyahan, Joy. At walang lingon siyang iniwan ng lalaki. Humigpit ang pagkakahawak ni Joy sa wine glass. Kung tama siya, ay nasa sagadang lalaki. Muling lumalapit kay Victor para itama ang mga pagkakamaling nagawa. Madali niyang magagawa ng paraan na kay Ethan matuwa ng galit ni Victor kapag nalantad na ang sabuatan nila. Ang dapat niyang pagtuon ng pansin ngayon ay si Ella. Hindi maaaring tuluyang mabaling sa babaeng yun ang pagmamahal ni Victor. Maring napapikit si Joy. Siya dapat ang nasa bisig ng lalaki. Siya dapat ang tinititigan nito ng may pagsuyo. Siya dapat. May gumuhit na kirot sa palad ni Joy, dahilan para dumilat siya at tumingin sa kamay. Basag na ang wine glass at nagdurugo na ang sugat niya sa palad. Magtatagumpay nga kaya si Joy sa pangakit kay Victor? At masisira kaya nito ang pagkakaibigan ni na Ethan at Victor?